Magandang araw mga bata! Narito muli si maestra mo upang gabayan ka sa iyong module. Ang asignatura natin ngayon ay Araling Panlipunan para sa ikalawang baitang, Quarter 3, Week 6. Kasanayan. Naiisa-isa ang mga katangian ng mabuting pinuno. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na nabibigyang kahulugan ang salitang pinuno at pamumuno, na ilalarawan ang katangian ng isang karapat-dapat na pinuno, at naiisa-isa ang mga katangian ng mabuting pinuno. Nais kong alamin kung hanggang saan na ang iyong kaalaman sa ating magiging aralin ngayon. Iyo munang sagutin ang paunang pagsusulit. Suriin ang sumusunod na pangungusap kung naglalarawan ng pagiging isang mabuting pinuno. Isulat sapat lang ang titik ng tamang sagot. Number 1. Siya ang nagtuturo sa mga batang bumasa at sumulat. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay Letter A, guro. Mahusay kung ganito rin ang iyong sagot. Number 2. Si Mang Andres ay tatakbong kapitan sa kanilang barangay. Aling katangian ang dapat niyang taglayin? Ang tamang sagot ay Mahusay, letrang D, responsable. Number 3. Kung naglilingkod ng mahusay ang isang pinuno, ano ang magiging bunga nito sa isang komunidad? Ang sagot mo rin ba ay letrang D, lahat ng nabanggit. Number 4. Ang sumusunod ay epekto ng pagpapabaya at hindi paglilingkod ng tapat ng pinuno sa kanyang nasasakupan maliban sa isa dito. Ang tamang sagot ay Letrang D. Magkakaroon ng katahimikan ang buong komunidad. Number 5. May mga taong nagbibigay ng mga paglilingkod upang matugunan lamang ang pangangailangan ng ating komunidad. Paano natin maipapakita ang kanilang kahalagahan sa ating komunidad? Ang tamang sagot ay Letrang A. Igalang sila sa lahat ng oras. Magaling! Tayo muna at magbalik-tanaw sa ating nakaraang aralin. Isulat ang titik T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M kung mali. Narito ang mga tamang sagot. Magaling kung ito ay nakuha mo ng tama. Alam kong nakahanda ka na para sa ating bagong aralin. Mga bata, ang aralin natin ngayon ay may pamagat na Pinuno at Pamumuno sa Komunidad. Kilala mo ba ang mga pinuno sa iyong komunidad? Masasabi mo ba na sila ay mabuting pinuno? Ano-ano nga ba ang katangian ng isang mabuting pinuno? Halika at ating alamin! Ano kaya ang mangyayari kung walang pinuno? Mahalagang kilalanin mo kung sino-sino ang namumuno sa iyong komunidad. Paano sila tumutulong sa tao at sa komunidad? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pamumuno? Pamumuno, ito ay pambihirang karapatan at mahalagang katungkulan. Pinuno,
Ito ay nangunguna at nangangasiwa sa gawaing itinakda ng isang pangkat o samahan. Kilala mo nga ba kung sino ang namumuno sa iyong komunidad? Subukan natin! Sino ang namumuno sa paaralan? Piliin ang tamang larawan. Tama ka! Ang namumuno sa paaralan ay punong guro o prinsipal, mahusay. Sino ang namumuno sa ospital? Piliin ang tamang larawan. Tama ka ulit, doktor. Sino ang namumuno sa simbahan? Piliin ang tamang larawan. Magaling! Pare! Upang maging maayos, payapa ang isang komunidad, kinakailangang taglayin ng isang pinuno ang mga katangiang ito. Narito ang mga katangian ng isang pinuno. Responsable. May disiplina sa sarili. Naninindigan sa katotohanan. Huwaran at modelo ng mabuting gawa. Walang kinikilingan sa pagpapatupad ng batas. Inuuna ang kapakanan ng tao. Mapagpakumbaba, matapat at may pagpapahalaga sa karaniwan. Narito ang mga gawain. Sagutan natin ang mga pagsasanay. Unang gawain, pag-ugnayin ang larawan sa hanay A at pinuno sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Mahusay kung ganito rin ang iyong mga sagot. Magaling! Para sa ikalawang gawain, magtala ng isang katangian na dapat taglayin ng isang pinuno sa kanyang pinamumunuan. Tandaan! Ang pamumuno ay pambihirang karapatan at mahalagang katungkulan. Ang pinuno ang nangunguna at nangangasiwa sa mga gawaing itinakda ng isang pangkat, samahan o kalipunan ng mga tao. Dapat taglayin ng isang pinuno ang pagiging makadiyos, makatao, makabansa at makakalikasan. Ang kaunlaran at katahimikan ay nakabatay sa uri ng pinuno. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Tapusin ang pangungusap. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Iguhit ang check kung wasto at X naman kung mali ang pangungusap. Para sa pagninilay, gumawa ng isang liham pasasalamat sa paborito mong pinuno bilang pagpapahalaga sa kanila. Binabati kita sa iyong mga natutuhan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Abangan ang susunod nating video sa Araling Panlipunan. Hanggang sa muli, paalam!